Morning, guys! As requested nga po ni Jimwell Benigno, we're going to review yung gamit ko pong bisikleta. And shout out na rin po kay Neil Lagata. Okay, mga kapadyak, ito po yung gamit nating bisikleta, Giant Trance 2, na kung saan nabili po natin secondhand, medium frame, at ang model po nito is 2018. Nabili ko po itong bike na ito last August this year. It's been 3 months na ginagamit ko nga ito. And I'm going to give you details and review na rin kung paano ba or is it worth it to buy a second-hand bike or brand new. Let's go to the bike spec. Ang handlebar po nito is 185mm, longer bar or wide bar. At ang riser po nito is 55mm. Ang stem naman is 35mm. So, ang shock po nito is Fox Rhythm, na kung saan Bose na po nga siya. And I'm using or ginamit ko po, nagpalit po ako ng gulong 2.8 na Butcher Specialized. Sa size na 2.8, kayang-kaya pa naman, malaki pang space. Kaya lang, more bigger than that, I think kailangan na natin magpalit ng rim. Let's go naman sa kanyang group set. Ang front driller nga is SLX. At ang setup nito is 2x11. Sa likod, ang ating rail driller ay Diore XT, na kung saan meron nga siyang clutch. Kung gusto mo siyang i-lock or off, pwede po siya. Sa rear shock naman, ang gamit po is Fox Float na DPS, double piston system. At meron din siyang lever, wide open, middle, at saka yung lock. So pag nag-ride tayo, especially sa mga pakyat, minsan sa gitna lang, at sa pababa naman, fully open ang ginagawa natin. Same sa harap, meron din po siyang lever na kung saan pwede natin i-adjust. Kaya lang dito, wala siyang click. Just turn it. The more you turn, the more naman na humihigpit and naglalock. Same din ang gamit sa likod, mga kapadyak. Pagpakyat, pwedeng sa middle or i-lock. And for descend, fully open natin. Sa saddle nito, mga kapadyak, hindi ko alam kung anong brand po itong gamit ko sa ngayon dahil pinalatin ko nga po yung luma. Masakit kasi sa puwet at naka-dropper post nga po tayo. Meron siyang remote sa handlebar and which is helpful lalo na pag nagtitrail tayo, hindi mo na kailangan pang bumaba para i-adjust yung height ng seat post. Sa brake naman nito, mga kapadyak, Shimano Diore ang ating gamit, hydraulic. With SLX na shifter. Ang gamit nating rotors is 180mm, maging sa likod, same lang. At ang ating fork, naka quick release na sa harap, pero sa likod, kailangan natin gumamit ng allen wrench. Kaya kailangan laging may baon na allen wrench, lalong-lalo na sa trail. Para sa ganun, pag magkabirya, meron tayong gagamitin. And of course, ito nga yung kanilang suspension, yung Maestro, na kung saan kilalang-kilala ang Giant dahil sa kanilang disenyo, na kung saan is very helpful sa paglaro ng ating shock sa likod. Okay guys, punta na tayo dun sa review kung is it worth it na bumili ng second hand na bisikleta or doon sa brand new? Una, ang advantage ng second hand is yung price. Compare sa brand new, talagang malaking diferensya. Halos kalahati ang matitipid mo sa pagbili ng second hand. Pero yung consequence po nito is, of course, may mga kailangan ng palitan or prepare yourself to change yung mga dapat ng palitan dahil gamit na nga ito. Una kong pinalitan sa binili kong bisikleta is yung kanyang gulong
dahil pudpud na nga, especially sa likod, yun po yung una nating pinalitan. And hindi po biro ang presyo ng gulong for full suspension. Magpalit ka ng harap sa kalikod, eh, it costs you a lot. Ang sumunod nga na pinalitan ko dito, makapadjack, is yung kanyang bearing sa likod, yung sa hub, na kung saan maingay na pag tayo po ay nagbabike, at hindi rin po biro ang maghanap ng ganong klaseng bearing. At ang sumunod is yung kanyang brake fluid. Kailangan na nating magdagdag or magbawas dahil hindi nga po ito brand new na nabili. Hindi natin alam kung nami-maintain ba nung may-ari o hindi. At ito kapadyak, yung latest lang na kailangan na talagang palitan ulit, yung ating pong crank na kung saan eh bumigay na nga rin dahil sa kagagamit. And we need to save money again for this. Sa pagbili po ng second hand na mountain bike, mga kapadyak, ang dami po natin dapat i-consider. Una-una sa lahat, are we willing to spend more money sa pagpapagawa or for maintenance ng bisikleta dahil hindi po natin alam kung ano nangyari sa bisikleta, kung paano ginamit ng previous owner. Kaya prepare yourself for maintenance. Ang kagandahan lang talaga sa second hand, mga kapadyak, is yung budget mo. Kung talagang short ka sa budget, go for a second hand and prepare for the upgrade later on. Pero kung ayaw mo talaga ng hassle at di ka mahilig sa mga pagkulikot sa mga parts ng bike, I recommend na you go for a brand new. Yun nga lang, kailangan talaga ng medyo mas malaking budget. Thank you for watching, guys. Hope this video helped. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button. Thank you and God bless.